106.7 Energy FM. Hello, hello, Bunga. I am so back. Happy Friday once again. Masaya ba ang lahat or malungkot ngayong Friday? Bakit ka malungkot? Dapat nga masaya ka. Kasi, di ba, pahinga muna sa lahat ng mga trabahong pinagawa sa'yo ng boss mo. Parang masasabi mo sa sarili mo na, hay naku, finally, natapos din lahat ng mga utos sa akin. Magagawa ko na lahat ng mga gusto kong gawin. O, kaya pahinga mo na dapat yun sa bahay. So, huwag ka na ma-stress dyan. Sit back and relax. Ayan. Yes. At saka long weekend na, di ba? Kasi nagsastart daw yun kapag Friday. Yung iba nga pag Friday, absent agad eh. Feel mo ba yun? Yung dapat Sabado yung pahinga, pero Friday pala, nagpa-file ka na ng leave. Kasi gusto mo, mahaba yung pahinga mo at deserve mo naman yan. Kung talagang marami kang ginawa sa buhay mo, marami kang pagod, diba? Deserve mo naman talaga yun. Kasi yung katawan natin, iisa lang daw yan. Kaya kailangan i-prioritize talaga natin yan sa kahit na anong bagay. Prioritize yourself. Oh, hindi naman pagiging selfish ang self-love. Dapat nga nauuna yun. Because how can you give love kung ikaw mismo ay kapos, 'di ba? How can you help others kung ikaw mismo ay pilay? Ah, hugot 'yan, ha? Kaya napaka-importante din ng self-love. Alagaan mo ang sarili mo. Yarn. Anyways, it's another day na naman, live po tayo ngayon on Facebook. Baka hindi nyo alam na live tayo ngayon. So please like and share this live video. Yes, live na live po tayo sa Facebook. Please, please, please like and share. At bago natin ituloy yung ating story for today, syempre again, gusto ko muna kayong imbitahan sa ating gig later. 8 PM po yan. Yes, pwede po kayong pumunta sa lahat ng mga nagtatanong. Pwede pa rin kayong humabol. Ayan, limited seats lang po yan. So again, paunahan na lang kapag na-late ka. I'm so sorry, darling. Diba? Kailangan talaga mabilis ka para hindi ka nahihirapan dahil pag huli ka, eh patay tayo dyan. Wala ka nang magagawa talaga sa buhay mo. Kahit sumingit ka pa dyan kung tapos na o puno na, wala tayong magagawa. So, ayan. Masaya-masaya ang Friday natin mamaya. 8 PM. Dito lang po yan sa second floor ng Energy FM. At para naman sa lahat ng mga OFWs natin, syempre love natin yan. Kaya naman, pwedeng-pwede rin po kayong makapanood ng ating gig. Yes, meron po tayong online gig. Facebook event po yan on Facebook. Shinare ko yan sa fanpage ko. Nasa fanpage din yan ni Papa Jack. So, nasa Carjack fanpage din yan. At nasa Energy FM fanpage din po yan. Ayan. So, punta na kayo dyan. I-click nyo na lang. And wag yung interested ha. Tsaka going, wag yon. Ang kailangan yung i-click para makapanood kayo ay get access. Tandaan nyo. So kahit anong click nyo sa going, interested, wala lang yon. Okay. Wala lang yon. Kaya kailangan i-click nyo po yung get access. Ayan. Para maka-access talaga kayo sa online. Habol na. Dali. Naku, sana may boses pa ako mamaya, no? Nararamdaman ko na, sa pagpasensyahan nyo na lang ako. Please bear with me na lang later, ha? Anyways, o yan ang dapat mong pakaabangan mamaya. Pero ngayon, ito na muna ang dapat mong pakaabangan sa ating kwento for this afternoon. Siyempre, ito na nga. Yung mga nakikipag-chat, nakikipag-relasyon, nakikipag-phone pa, lahat na sa internet. Alam ko naman na usong-uso yan nowadays. Diba? Dati pa naman siya nauso, pero mas talamak lang talaga ngayon. Kasi ngayon, talagang to the next level na. Yung tipong mag-jowa na kayo, may plano na kayo sa buhay nyo, pero di naman kayo nagkikita. Diba? At ang malala, hindi ka sure kung totoo ba yung nasa profile picture niya. Pero wag ka, naniniwala ka. Yung tipong naniniwala na ako sa forever, kahit profile picture ka lang. Ang sakit!
sarap, no? Yung paniwala ka, pero alam nyo, nangyayari talaga yan sa totoong buhay. Kasi naman, syempre yung mga puso natin, talagang ano yan eh, diba, vulnerable. At saka, madali tayo maniwala sa mga ganyang bagay, lalo na pag napapasaya tayo. So, ito ang story natin for today na dapat mong pakaabangan. Ito lang yan sa Sincerely, Kara. Sabi nila, pagdating daw sa pag-ibig, lahat tayo nagiging marupok. Kung minsan nga, lahat ng sasabihin ng partner natin, paniniwalaan natin. Kahit medyo shady na ito. Kasi ganun daw nagmamahal. Love is blind, for it never sees faults. Pero hanggang saan ka nga ba maniniwala at magtitiwala? Lalo na kung ang kasintahan mo ay never mo pang nakita for 3 years. And 3 years kang nag-invest sa kanya ng feelings. At ngayong invested ka na hirap ka nang umalis. Umaasa ka pa rin na finally magkikita na kami. Pero ang tanong, hanggang saan ka nga ba maghihintay para sa kanya? Ito ang story ni Carlo, na sila ay online lovers ng kanyang girlfriend. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Magandang araw po, gandang Kara. You can call me Carlo. May girlfriend po ako na nakilala ko sa isang dating app. We've been in a relationship for 3 years. Never pa po kami nagkita or nagmeet. Even sa video call po ay hindi siya nagpapakita dahil baka mahuli raw siya ng parents niya. 3 years po na ganun ang setup namin. Online and never pa nakita ang isa't isa. Tanging profile picture lang po niya ang pinangahawakan ko kung ano po ang itsura niya. Ilang beses na po ako nag-alok na magkita kami. Never po siya nag-agree to meet me. Medyo shady lang din ang social media accounts na binibigay niya sa akin. 1 follower at 1 following lang. Invested na po ako sa relationship. Pero may takot na po dahil baka poser lang ang tinuturing kong girlfriend sa loob ng 3 taon. Parang gusto kong tumawa ng malakas dun sa 1 follower. Hindi ko kinakaya yun ah. Seryoso? At invested ka na. Pero sige. Basahin muna natin lahat ng comments dito sa ating comment section sa ating Facebook Live kung ano nga ba ang masasabi sa kwento ni Carlo. Sabi dito, naku, sayang naman yung oras mo dyan. 3 years mong jowa sa chat lang. Ayaw magpakita. Baka may asawa na yan. Di malabo. Pag ganon, kabahan ka na agad, no? Ano ba naman yan, kuya? Sabi ni Josa. Nako, Carlo, itigil mo na yan. Sabi ni Ate Marilu. Tinatalakay niya is not alone, Carlo. Ano daw? Lalim ng Tagalog, ah. Sometimes online relationships works. But in your case, hindi tama. Niloloko ka lang yan. Huwag kang tanga, pare. Sabi ni Ate Arlene. Ang sakit ng ulo ko bigla, no? Tama ka dyan. Baka nga poser pa yan eh. Mag-isip-isip ka nga. Sabi ni Ate Lorena. Ay nako, Carlo. Baka fake yan. Kawawa ka naman. Bakit ayaw makipag-video call? Eh, di kabahan ka na. Sabi ni Alicia. Tigilan mo na yan. Sayang lang oras mo dyan, Brad. Sabi ni Archie. Naku, iba na yan ha. Baka nga may tinatago nga si girl. Baka nga may asawa na yan. Hiwalayan mo na. Baka malagot ka pa niyan. Sabi ni Ate Jane. Eto pinaka nakakatawang comment. Multo yan, kaya umalis ka na dyan. Sabi ni Ate Marites. Ay, nako. Naku, ingat-ingat. Baka scammer yan. Sabi ni Ate Vilma. Magjowa ka na lang ng iba, Carlo.
Sure, take yan. Baka lalaki yan. Ay, pwede rin. Hindi ko naisip yun, ha? Sabi ni Rovicel. Ay, merong ganun, ha? Yung nagpapalit ng gender, kunyari. Tapos di maamin. Kaya hindi nalang magpapakita. Naku, may point to. Baka nga bakla pa yan, eh. Sabi ni Archie. Baka alien yan, bro. Sabi ni Jonah. Comedy pala yung story natin ngayon, no? Pero okay lang yan. Pang-level sa lahat ng mga nakakaiyak na kwento ng mga nakaraan. Marami pang babae sa mundo, pare. Hiwalayan mo na yan. Wala kang mapapala dyan. Sabi ni Ryan. Alam mo, mas okay pang jawain yung scammer, eh. At least may pampagulo identity. Sabi ni Serendipity. Huwag kang magtiwala, kuya. Baka ako yan. Sabi ni Ate Marilu. Baka bogus yan, sabi naman ni Ate Vilma. Well, alam nyo, hindi malayo. Carlo, hindi malayo na bogus yan. Lahat ng mga sinabi dito sa comment section, probably, it's true. Kasi ano ang reason para hindi magpakita sa'yo yung isang taong sinasabing nagmamahalan kayong dalawa? Diba? Ibig sabihin, one way lang yon. Nag-i-invest nga siya, yes, pero nag-i-invest siya. Sorry ah, sa chat. Doon siya nag-i-invest. Ano kayo, pen pal? Well, nung unang panahon naman talaga may ganun, pen pal. At, di ba, nagkakatuluyan naman sa totoong buhay, nagiging mag-asawa, nagkakaroon ng mga anak. Pero iba kasi ngayon. Sa totoo lang, sa ngayon, mas madaming manluloko. At saka to think na nasa era na tayo na pwede mong malaman ng lahat. Halos lahat nga, may solusyon na sa social media eh, di ba? Para mas nakakatakot yata na hindi siya nagpapakita. Eh, hindi naman kayo penpal. Tama din na baka nga kasal. Pwede yon. Kasi natatakot siyang aminin yung totoo. Pwede rin iba yung gender niya. Kung scammer siya, dapat nakakuha na siya ng mga pera sa'yo matagal na. O baka hindi natin alam, hindi mo sinasabi. Alam mo, Carlo, kung sinasabi mong invested ka na at nahihirapan ka na, alam mo invested ka kung saan? Dun sa event at dun sa flow ng relasyon nyo. Hindi dun sa tao mismo. Kasi paano mo masasabing invested ka sa isang tao kung wala naman kayong pinagdaan ng kaligayahan, masaklap na pangyayari together, getting to know stage ng magkasama. So maybe it's just a fantasy. Wala naman kayo na spend na quality time together. Paano mo matatawag na love yun? You haven't observed her in hard times. At napaka-importante noon para masabi mong mahal mong isang tao kapag magkasama kayo sa hirap. Kapag nakita mo na lahat ng flaws niya at tanggap mo yun. Kapag na-experience mo na lahat ng mga pangyayari sa relasyon niyo na pangit, and yet you chose to stay, that's love. Pero kung sinasabi mong investment ay chat, calls o kung ano man, hindi yun totoong investment. At hindi yun totoong love. So mag-isip-isip ka na, Carlo. It's not too late. Ang tagal mo nang nag-iintay. 3 years na hindi mo nakikita yung mukha. Ano yun? Para saan yung ginagawa nyo everyday na pag-uusap? Kung wala namang revelation ng mukha niya. So lahat ng to, it's just a fantasy. At hook na hook ka na sa fantasy na meron kayong dalawa. Sometimes we have to be brave eh, sa mga decision makings natin. So sabihin mo sa kanya na pag hindi ka pa nagpakita, tama na to. Ngayon kung hindi niya gagawin yun, asan ang sacrifice dun? Ikaw nga sinacrifice mo yun, diba? Na okay lang sa'yo na hindi mo nakikita yung totoong mukha niya. Kaya you have to step up. Sayang. Sayang ang panahon na ginugugol mo sa kanya. Na wala namang nangyayari. Kasi puro lang kayo chat. Na hindi mo mayakap, di mo mahalikan. Di mo makurot. Ano siya, multo?
Diba, daig pa niya yung multo. Kaya mag-isip-isip ka na, Carlo. Don't invest too much in a relationship that is not worthy. Sincerely, Kara. Magkaleo.